Okay mga kapadyak, tuloy tayo dito sa Rules, Techniques, and Tactics of Training. So pag-usapan po natin yung gearing once na in-apply na natin yung training zone. Yung paggamit natin ng plato at saka ng sprocket. So itong ating pinag-uusapan na training mga kapadyak ay pang road bike, hindi po pang mountain bike, hindi rin po pang PC, at lalong-lalong hindi pang folding bike. So pagka road bike ang gamit natin, dalawang plato yan at saka 11 speed na sprocket. So kung halimbawa ang ginagamit natin yung 5236, ibig sabihin ng 5236, 36 yung small ring, 52 yung big ring, yung plato mo. Yun na ba sprocket na 11 speed, ang pinakamaliit po niya nag-i-start sa 11 hanggang 25. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25. Ngayon, paano natin gagamitin yung ipin ng plato at saka yung ipin ng sprocket, yung 11 speed? So, ganito po yan. So, pagka nagre-recovery po tayo after nung intense training, after nung mabigat na sipa, ang recovery po, nag-i-start po yan sa small ring. Maliit na plato ang gagamitin mo, tapos ang kadena mo sa sprocket mag-i-start po yan sa 21 hanggang pababa sa 15. So pagka sinabi ni coach, okay, recovery tayo, from big ring dilipat kami sa small ring, tapos kung yung sprocket namin nasa 13, nasa 14, ilalagay muna namin sa 21 36 21. Tapos ang cadence niya nasa 80 lang to 100. So yan po yung ginagawa namin, ah, kapadyak. Pagka sinabi ni coach na recovery. Ngayon, yung gearing naman ng endurance 1, small ring pa rin, 36 by 19, pababa hanggang 14. So, babantayan mo lang yon, 19, 17, 16, 15, 14. Diyan maglilipat-lipat yung kadena mo sa iyong sprocket. Pero fix ka doon sa 36 o small ring ng iyong plato. Pagdating naman doon sa E2, ang gagamitin mo dyan, big ring na. 52 by 21, pababa hanggang 15. Yan po, mga kapadyak. Kaya pagka sinabi ni coach na, okay, E2 tayo. Alam na namin yon. Kung nasa small ring kami, lalagay namin sa big ring, sa 52, tapos kung yung kadena namin nasa sprocket, halimbawa nasa 16, ilalagay muna namin yun sa 21. 52, 21, lalo kung umpisa pa lang. Tapos bumababa po yun hanggang 15 kapag tumutuli na, pagka gumagaang na yung sipa. Kasi gagaang na talaga yun eh, 52, 21 eh. So kailangan mong bigatan hanggang 15 po yun. Ngayon, pagka sinabi ni coach na, oh, okay, SE tayo, SE. Strength endurance. Doon ka pa rin sa big ring. Kaso ang kadena mo na sa sprocket nasa 12 or 11. Diyan mag-i-start. 52-12. O kaya naman 52-11. So mabigat pong sipain yan, mga kapadya. Kasi halos agad yan eh. Malaking plato tapos maliit na sprocket. Ngayon, pagka sinabi ni coach, o E3 tayo, endurance 3. Big ring pa rin, 52, pero ang kadena mo sa sprocket, maglalaro sa 19 to 14. Kaya 52-19, pababa hanggang 14. Yan po ang gearing ng endurance 3 o E3. Kaya pagka sinabi ni coach, okay, ano tayo guys, team endurance. Ang gearing pa rin yan, pwedeng small ring, pwedeng big ring. Pagka big ring, 52, 19 to 21. So, mag-i-start ka sa 21. Pagdating sa sprocket, 52, 21. O kaya 19. Kung masyado matinig sa'yo yung 21, ilagay mo sa 19. Pwede naman small ring, 36 by 19, o kaya 17. Kung mas matinig sa'yo yung 36-19, ibigat mo na 17. Yan ang gearing ng team endurance. Eh pagka sinabi ni coach, okay, E4 tayo. So pagka nag-E4 kami, big ring,
Tapos ang kadena po sa sprocket nasa 17 pababa hanggang 12. Yan ang E4. Ang E5 naman 52 by 15 pababa hanggang 12. Tapos yung lactate tolerance halos kapareho ng E5, 52 by 15 to 14. So yan, tapos mas maraming short distance na para kang rumirimate. Pang ano yan, pang pagpag ng lactic acid na nai-stack sa ating ano, muscles para mawala yung pain, maialis natin yung lactic acid. So yan, mga kapadyak, yung paggamit ng plato at saka ng sprocket once na in-apply natin yung training. So, pero syempre, meron kaming pahabol po sa inyo na babala rin. Ano po, sa mga bababa pa ang fitness level, lalo na meron kayong high blood pressure, may diabetes kayo, tapos mahina pa yung inyong puso, or may sakit kayo sa puso, pag yung muna i-apply po yung mga mas matataas po na heart rate, yung mga matataas na cadence. Kasi once na mataas ang cadence mo, mataas din ang heart rate mo. So, doon muna kayo sa mas mabababa lang muna na cadence, mababa na heart rate. At para malaman niyo kung ano yung maximum heart rate ng puso mo, much better, magtanong ka muna sa mga doktor. Ano po, para malaman mo kung hanggang saan kaya ng puso mo, kaya ba ng puso mo yung 150, 160. So, itanong natin. Ngayon, doon sa mga edad 40, 50, 60, siyempre hindi nyo na po kayang isagad yung puso ninyo kumpara po doon sa mga 15, 20, 22, 25. Kasi mataas na po yung edad po natin, mga kapadyak. Kaya kung halimbawa, ang maximum heart rate po natin is 240, less yung edad natin. So kung halimbawa, 50 years old ka, 190 na lang yung maximum na kaya ng puso mo. Depende yung kung healthy ka pa at saka kung mataas yung fitness level mo. Pero syempre, kahit 20 years old ka, pero kung mayroong bara yung puso mo, mayroong kasakit sa puso, hindi mo kayang gawin yung mataas ang cadence saka mataas ang heart rate. Pwede ka kasi mag-collapse at maging dahilan ng pagbagsak mo sa bike, ma-accidente ka, o pwede mong ikamatay. So yan po, mga kapadya. Kung may tanong kayo, pwede po kayong mag-comment sa ibaba ng video ito. So guys, sana naintindihan po ninyo itong ating tinapik ngayon na rules, techniques, and tactics of training. Sana nakatulong po ako sa inyo, mga kapadyak. At kung nagustuhan po ninyo itong video ito, huwag natin kalimutan na mag-subscribe at i-share natin para mas marami mga kapadyak ang matuto sa paggamit ng plato at saka ng sprocket ng kanilang bisikleta. Hanggang sa muli, have a nice day.